Okay, magandang umaga muli sa inyong lahat. Welcome sa ating channel, Sir Lopez Vlog. Ito ay pagtalakay sa subject na traffic management and accident investigation. At ang topic natin for today is all about the traffic accident investigation. Before we go to a deeper study about this topic, allow me first to define what is mean by the word traffic accident. Okay, what is traffic accident? According to our reference, a traffic accident is that occurrence in a sequence of events which usually produces an intended injury, death, or property damage. Okay, so in other definition, when we say traffic accident, it is something happened that was not expected. Yes, so by the word accident, it is not expected and it is not also intended. Okay, criminal charges arising out of traffic accident are mostly due to negligence on the part of the driver. Yeah, so mayroon din tayong kakaharaping criminal charges just in case we featured in an accident. The reason for the charges na yan ay due to our negligence. Or sometimes, sabi ko nga sa ating naunang pagtalakay ay kailangan din dito kuminsan na magkaroon din ng charges sa imprudence. Okay, so ano bang difference ng negligence at imprudence? When we say imprudence, we are referring to lack of skills. Okay, lack of skills. Kapag sinabi naman natin negligence, lack of foresight. Okay, so that is the difference of negligence and imprudence. On the part of the driver, yes. When we say negligence, according to our reference, negligence means failure to take proper care. Yan, lack of foresight. Failure to take a proper care. There are two means, okay? Errors of commissions and errors of omission. These are the two main kinds of traffic accident because of error of commission or error of omission. Ano bang ibig sabihin ng dalawang ito? Okay, kapag sinabi natin error of omission, where a person does things that he should not have done. Yan. So, sometimes nagkakaroon ng accident dahil hindi natin sinusunod yung mga bagay na pinapaalala sa atin ng ating mga local authorities. Halimbawa, bawal mag-overtake sa parte na ito, blind curve. Nakita mo na yung pavement marking na yellow. You just disregard this and you still going to overtake. So, that's an invitation for an accident. If that is the cause of an accident, ang tawag natin yan ay error of omission because you intended to commit an act which should not have been done. Okay. Or, halimbawa, the maximum speed is only 60 kilometers per hour dahil nga thickly populated area yung lugar na yan. You disregarded that. You exceeded your speed up to 120 kilometers per hour. So, if accident happens, that is an error of omission. Error of omission naman, number two, where a person does not do something he should have done. Okay. Ano bang dapat gawin natin sa ating sasakyan para hindi tayo madisgrasya? Okay, always maintain your car in good running condition. Yung gulong ba nito makapal pa o kaya luma na ba ito at kailangan bang palitan? If our tire is not already conducive for traveling because from time to time it will going to explode, it is our obligation to change it immediately. Okay, if we did not do that and accident happened because the tire blew up or blew up, okay, that is what we call error of omission. Or your brake is not in good condition, it is not calibrated, okay? So, you did not give particular attention to the
maintenance of your brake. And to the extent na naubusan na siya ng brake fluid, okay. So that is error of omission kung sakaling ang cause ng accident is due to lost brake. Yeah. So error of omissions. Classification of traffic accidents. Meron lang tayong tatlong classifications dito. Una, motor vehicle traffic accident. Okay? Is any motor vehicle accident occurring on a traffic way. For example, the ordinary collision of motor vehicles on a highway. So, if the accident is involving motor vehicles, okay, in the highway or in the traffic way, we call it motor vehicle traffic accident. Okay? Kasi meron din namang aksidente involving motor vehicle pero hindi nangyayari sa highway. Ano naman ang tawag natin dito? Let's proceed to number 2. Motor vehicle non-traffic accident. Okay? Is any motor vehicle accident which occurs entirely in any other place or in any place other than a traffic way. For example, a motor vehicle accident on the farm or in the private driveway. So, kung ang motor vehicle ay hindi nangyari or ang motor vehicle accident ay hindi nangyari sa traffic way, ang tawag natin dito ay non-traffic accident. Motor vehicle non-traffic accident. Halimbawa, papunta na yung vehicle mo sa parking area at doon nakabangga o kaya mayroong nadisgrasya. Okay, ang tawag natin yan is motor vehicle non-traffic accident. Bakit non-traffic accident? Because it did not entirely occur in the traffic way. So, non-traffic accident. Nasa garahe, nasa driveway, or nasa parking lot o parking area nangyari yung aksidente, wala sa highway, non-traffic accident ang tawag natin doon. Okay? Meron pang isang klase ng motor vehicle. Ito naman yung tinatawag non-motor vehicle traffic accident. So, tignan nyo yung pagkakaiba ng una, no? Motor vehicle non-traffic accident. Ito naman isa, non-motor vehicle traffic accident. It is an accident occurring on a traffic way involving persons using the traffic way for travel or transportation but not involving a motor vehicle in motion. For example, collision between pedestrian and a cyclist on a sidewalk. Okay. So, non-motor vehicle traffic accident, usually, nagkakaroon din ito ng aksidente sa highway, pero it does not involve any motor vehicle. Okay. Because sometimes, hindi lang naman motor vehicle ang gumagamit sa ating mga public ways or highways. Okay. Nagkakaroon din sila ng accident dito, especially if they disregard traffic rules and regulations. Halimbawa nga dito yung binigay kanina, yung cyclist. Okay? Cyclist. Bisikleta. Hindi naman natin may tatawag na motor vehicle yung bisikleta. Diba? Kapag nakadisgrasya, nakabangga yung bisikleta ng tao sa gilid ng kalsada o maging sa gitna ng kalsada, okay, aksidente pa rin yan. Kaya lang, ang tawag natin dito ay non-motor vehicle. So, ano pa ba yung mga non-motor vehicle na gumagamit ng ating national road or highway? Halimbawa yung kalesa. Posible naman na sabihin yung motor vehicle yung kalesa, okay? So, propelled by muscular power of an animal. Kasi kapag motor vehicle, all motor vehicle powered other than muscular power. Kapag sinabi natin motor vehicle, lahat ng vehicle na gumagamit sa ating national way na pinapatakbo ng enerhiya. Okay? Enerhiya. Hindi lang kasama dito yung enerhiya mula sa tao o kaya mula sa hayop. Okay? Kung ang enerhiya na yan ay galing sa solar, galing sa electricity, or galing sa fuel, or galing sa ating petroleum, okay, motor vehicle na yan. So, ang exemption lang dito na
tinatawag nating non-motor vehicle, yung hindi ginagamitan ng mga nabanggit na power, kundi ginagamitan lamang ito ng muscular power, maging ng animals o kaya tao, okay, non-motor vehicle yan. So other than that, motor vehicle na lang, okay? Chain of events of a traffic accident. Okay, meron tayong walong chain of event kung saan nagkakaroon ng meron tayong walong chain of event in a traffic accident. Ito yung mga nang pangyayari mula nung umpisa hanggang sa nag-stop na yung occurrence of event in an accident. Unang-una dito, bago magkaroon ng aksidente, meron tayong tinatawag na perception of hazard. Alright? So, ano ba itong perception of hazard in a chain of traffic accident? It is a seeing, feeling, or hearing and understanding the unusual and unexpected movement or condition that could be taken as a sign of the accident about to happen. Okay? So, dito, yung pakiramdam mo talagang nalalapit na ang aksidente. Okay? Nakikita mo sa pagkakataon, sitwasyon na talagang paparating na yung aksidente, which involved motor vehicle. Halimbawa, okay, so in 100 meters away, nakita mo may salubong kang sasakyan, at sa sasakyan na yan, sa likod ay may gustong mag-overtake. Okay? So, ini-expect mo kapag nag-overtake yung nasa likod because of your speed, okay, matatamaan siya kapag umovertake siya. Okay, binanatan pa rin niya. Okay, so parating na sa'yo. Okay, so anong gagawin natin? Nandyan na sa harap mo eh. Kumain na siya ng linya mo if you are a driver. So, that is what we call perception of hazard. Okay, nakikita mo na napaparating na tong aksidente na to. So, what will you do? Okay, so you have to go to the next event. Ito yung pangalawa, encroachment. Okay, it is the movement into the path assigned to another traffic units. Perhaps the most important encroachment is the crossing a center or barrier line. Another is entering a crosswalk when it occupied. Pedestrians can encroach on the path assigned to motor vehicle. So, encroachment na ang next na move mo dito. Kasi kung mananatili ka sa linya mo, sabi ko nga, may mag-overtake, masasalubong mo na, okay? Alanganin ang kanyang pag-overtake. Okay, the next chain of event is that you have to encroach, you have to do something. Either you will going to turn to the left para hindi kayo magkabanggaan, o kaya turn to the right. Pero sabi ko nga kanina, mayroong sasakyan na kasalubong, tapos may mag-overtake, kailangan namang mag-turn to the left ka. So, bangga na ang kahinat na sa naunang vehicle. So, dapat ang logical na action dito is encroachment to the right side. So, to the extent na pupunta ka na sa kanyang shoulder of the road. Okay, so you have to do that. Do not insist, sir, nasa right of way ako. Do not insist your right kapag aksidente ang pag-uusapan. Okay? Nakita mo na yung aksidente, mapaparating na yung aksidente, you insist your right, talagang disgrasya yan. Okay, sometimes we have to disregard our right. Kailangan din natin umiwas, okay, sa disgrasya. Kahit nasa right ka na nga, okay? Right, nasa right ka nga, I should say, paparating yung disgrasya, nag-remain ka sa right lane mo, ay disgrasya nga ang nangyari. Kahit na nasa right ka, right of way ka, if you figured in an accident, then that is also, or that is still a situation that is not favorable to you. Okay, so encroachment means you have to use another traffic way or traffic path. Okay, so usually, ang ginagamit nating paraan para umiwas sa disgrasya ay to use the shoulder of the road. At ang tawag natin dito ay leaving the roadway. That is number 3. It is the moving of the roadway
Okay, roadway is that portion of trafficway which is improved, designed, or ordinarily used for vehicular travel exclusive of the shoulder. Okay, the event takes place when one wheel of the vehicle may leave the roadway. A vehicle may leave the roadway on the left as well as on the right. So, leaving the roadway. So, talagang iba na yung tinahak mong landas. Okay? Iba na yung dinadaanan mo. Kailangan mo na itong gawin kasi kung mananatili ka nga sa linya mo, sabi ko kanina, andun na yung aksidente. Okay? Gayon pa man, okay? Proceed to number 4, leaving the road. It is the moving of the road and shoulder. So, talagang lumampas na. May pagkakataon na siguro lumipad na itong sasakyan na ito. Okay? If any, this make mean going into the ditch. Okay? Kanal. So, dire-diretso na ito sa kanal. Wala na siya kanyang traffic way. Wala na sa shoulder of the road. So, ang next na yan, kanal. Or even over a curb. The event takes place when one wheel of the vehicle climbs the curb or goes off the shoulder. Off the shoulder. So, main road, shoulder of the road, then off the shoulder. Okay? So, wala na. Hindi nasakop ng traffic way yung dinadaanan mo. So, kailangan eh, malaki yung sasakyan nga sa lubo mo. So, you have no other option but to use the end. Or you have to use the part of the road that is not intended for motor vehicle. So, leaving the road is the fourth chain of events. So, after that, initial contact na. Yan. It is the first accidental touch of an object collides with by a traffic unit in motion. Before this, there is no force between the object colliding and afterwards there is a force. Yan. So, initial contact, siyempre, mayroong dumaan na helicopter. Okay? So, siyempre, yung pagkakataon na tayo umiwas sa disgrasya, good kung wala tayong tinamaan. Okay? Kapag meron tayong tinamaan, saka iiwas natin sa disgrasya, the chain of event ang tawag natin dito ay initial contact. Okay? So, tingnan ninyo yung pagkasunod-sunod ng event. Ano? Hindi pwedeng magkabalik-balik na dito. Okay? Sa perception of hazard up to the initial contact. Okay, so initial contact is the first accidental touch of an object collides. It is either a traffic unit, okay, another traffic road users, or another road users, or it may be a tree, a house, okay, or anything that will go in contact with your vehicle while avoiding the perception, while avoiding the hazard you perceive. Okay, basta may tinamaan yung vehicle natin at the first time, ang tawag natin dito ay initial contact. Let's proceed to number 6, maximum engagement. The greatest collapse or overlap in a collision. The force between the traffic unit and the object collided with are greatest at maximum engagement. Halimbawa, kapag yung natamaan natin, initial contact sa bumper, okay, dahil hindi nakapagpreno, o pag nakapagpreno man, nag-slide yung kanyang tire, okay, dire-diretso pa rin hanggang sa talagang magkatamaan na. So, to the maximum engagement, kung gaano kalakas yung banggaan, okay, that is the maximum engagement. Okay, siyempre kapag nagbanggaan na yung dalawang sasakyan na yan, okay, maximum engagement, magsiseparate na yan, di ba? So that is number 7, disengagement. So kapag nagbanggaan, hindi naman kapag nagbanggaan doon na, no, may pagkakataon talaga na tumalsik silang dalawa o kaya tumalsik yung isa. So, it is the separation of traffic unit in motion
from an object which it has collided. Okay? Force between the object ceases this time. Wala nang force to engage. Wala nang force. Okay? Nag-disengage na. So, naghiwalay na yung dalawang traffic units na yan. O traffic, traffic unit or motor vehicle. Okay? Disengagement. Then, kapag huminto na, okay, mula sa kanilang pagkihiwalay, huminto na, doon na yung permanent rest nila, ang tawag natin dito ay stopping. Okay, is the coming to rest. It usually stabilizes the accident situation, stopping with or without control by the driver or pedestrian. Usually, sa accident eh, without control talaga yan. Okay, without control. Okay, kasi kapag nagkabanggaan na sa bilis ng pagkakataon na yan, wala na yung isip ng mga driver o minsan na ano ang kanilang gagawin after na nagkatamaan, malakas, pumalsik. Okay? So, most of the time, wala nang control dito yung driver. Okay, so these are the 8 chain of event in a traffic accident. Okay, so to be continued, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan dito sa traffic accident investigation na topic natin sa mga susunod na pagkakataon. So sa vlog natin ngayon, I just give you the overview about the movement or chain of event of a traffic accident. So, antabayanan ang susunod nating vlog para ipagpatuloy ang topic natin ngayong araw. Okay, do not forget also to like, comment, and subscribe to our channel. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat and see you again next week.